Nag-promise ka pa kay RJ. Ang sabi mo, wala. Hindi ko aagawin sa'yo si RJ. Maniwala ka sa'kin. Pero paano naman yung nararamdaman mo? Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko. Si Annalyn na lang talaga ang nagkoconnect sa amin dalawa ni RJ. Alam ko, last week pa siya umalis, papuntang Dubai. Para daw yun sa isang conference eh. Wala siya nagpaalam sa'kin. Kala ko may something sa amin. So siguro nga lang po, ako lang naman talaga yung umaasa. Baka naman mamaya, pang friendship lang talaga kayo ni Doc Lindon. Ang dapat mong hanapin, isang lalaking may paninindigan na nakatayo sa mga paa niya na kaya kang ipaglaban. Isang lalaking matipuno ang katawan. At higit sa lahat, cute na, guwapo pa. Baka isang Korean Opa French Charming ang maging first love mo. Papa! You don't talk to that kid in that manner for tantrums that are not dangerous. The goal is just ignore the behavior. Huwag nga ako dahil sa pagpapakit mo. Did you just say cute? Bustos ka! I was just trying to save you. I'm Kim Young, but you can call me just Opa. Bakit kita dyan eh? Trinaitor ka ng so-called friend mo and yet wala kang ginawa. Dahil wala siyang masamang intensyon. Well, then you're acting really stupid. Maybe I am stupid. Dahil nakinig ako sa'yo. Sasama po kayo sa medical mission? Doc Annalyn, I'm so excited to do this. It's my first time to join a medical charity drive. At kasama ko pa si RJ. Thank you. Lynette, Lynette. Mukhang talagang si Doc RJ seryoso doon sa clear na yun, ano? Saka isipin mo, may pasintas-sintas pa yung lolong doon. Di ka ba naiingit sa pag-aalaga sa'yo ni Doc RJ? Ikaw talaga, Diyosa. Napaka-intrigera mo. Huwag kang mag-alala, Lynette. Tutulungan ka namin gumawa ng paraan para baka move on ka. Hello, mo. Diyan. Ay, nako. Diyan, Ked. Sige nga, paano makaka-move on? Paano, oh? Gagawan kita ng account sa True Love Finder app. Oh! At diba, para mapalitan mo na yan. Diyan, huwag na ho. Hindi ko po kailangan yan. Wala naman na ho sa isip ko yan, eh. Marami pa akong importanteng bagay na dapat asikasuhin. Okay na po ako. Tunay, okay ka lang po ba? Sama ba yung pakiramdam mo? Ano, mainit ka po ah. Hindi, okay lang ako, anak. Okay lang ako. Napagod lang ako siguro. Balik ka na. Tara, tara. Mahuli ko ba tayo? Oo, oh, pwede tara, kayo matraffic. Tara, let's. Hey, malayo pa ba tayo? Sobrang naiinip na ako. Sabi ko na nga ba, boring to eh. Ito si Doc Zoe. Doc, hindi ka ba na-excite sa pupuntahan natin? Oo nga. Doc, yung mga gantong outfits, masaya to. Kaya nga. Zoe, isipin mo na lang. Makakapagbigay tayo ng libreng mga gamot tsaka medical supplies sa Barangay Health Center. Isipin niyo yung magiging mga ngiti nila eh. No? Priceless yun. Imagine ko na nga. Oo, edi ikaw na magaling. Ako na naman ang mali. Bida-bida ka talaga. Ay! Teka lang. Di ba nadaanan na natin ito kanina? Oo nga eh. Napansin ko din. Nakala ko ako lang. Hoy! Huh? Yun yung mahabang padero. Oo nga, no? Kuya, tao pa po ba yung dinadaanan natin? Tor Santos. Mukhang nalito ko sa nalikuan kanina eh. Mukhang naliligo na po yata tayo. Balik tayo dun sa pinagdalitan kanina. Oo, pwede. Pa natin di-trace. Oo, ito. Dito tayo magtanong, akla! Ayan nga. Oh. Excuse
ng alin at... Ng araw yun? Po. Ano po yun? Saan po yung papunta po ng Santo Domingo Hospital? Ano ba yun? Ito po. Okay, catch ka na. Ako na magsasabi kay Kuya Tay. Salamat po ah. Ano na, okay na? Kaya na wala na akong signal eh! Ay, Kuya, ano raw tayo? Bakit tayo ng Halloween na police? Thank you po. Okay na? Ah, finally! Ate, ano po yun? Hala! Andiyan na yung batang demonyo nanuno sa punso! Po? Batang demonyong nanuno sa punso? Opo. Lumalaki po kasi yung ulo nun. Kasi palabas na yung sungay niya. Kaya umalis na po kayo dito! Dalihan nyo! Umalis na kayo! Tatangan na, Dok! Umalis na tayo! May demonyo daw! Mag-ingat kayo, ha! Listen nyo! Oy, sasapian ka nun. Sige ka. Oy, may sapi yun. Totoo yung mga sapi-sapi. Naniwala. Seryoso, nakakita na ako ng gano'n. Oo, oo, sa video. Mayroon kayo. Ay, nakita mo lumulong. Ay, si Dok! Dok, saan ka pupunta, Dok? Pupunta yun! Saan pupunta yun? Ayun, parang natama ko. Baka dun sa batang... Nanuno! Tara, dali! Tara, dali! Saan? Uy! Ano ba yan? Tawa ng batang ito! Aray! Tama na po! Balis dyan! Aray! Sino kayo? Bakit kayo bigla nilang basta papasok sa bahay ng ibang tao? Nakakaawa po yung bata. Sinasaktan po ninyo eh. Madali lang. Normal lang ito. Hindi siya ang sinasaktan ko, kundi ang nuno at demonyo na pumasok sa katawan niya. Kaya nga ginagawa namin to para gumaling siya. Malas ang batang ito. Pinasok ng dilubyo at mga malas ang bayan ng Santo Domingo. Simula nang tinubuan siya ng sungay! Ay! Oh! Ay! Ay! Kasiin kong lang po ang makakapagpagaling sa kanya. Ed, hindi naman po kasi nanuno yung anak ninyo. At hindi po siya tinubuan ng sungay. Sino ka? Para kontrahin itong ginagawa ko. Ako po si Doktora Annalyn. Mga doktor at nurse po kami. Kami po yung magkoconduct ng libreng gamutan po dun sa Barangay Health Center. Kaya ano ngayon? Eh, ang tingin ko po, hindi po nanuno at wala pong tumutubong sungay sa anak po ninyo. Pasensya na ho, hindi ko ho siya anak. Pamangkin ko po siya sa kapatid ko. Nasasaktan po ako kapag nakikita ko rin siyang nasasaktan at nahihirapan. Pero ginagawa po namin to kasi ito po yung paraan para siya gumaling. Ang tingin ko po kasi ang kailangan po natin gawin ay ang dalhin po siya sa ospital para talagang malaman po natin kung ano po ba talaga nangyayari sa kanya. Welcome to Santo Domingo District Hospital. I'm Mr. Ed Libao, the hospital admin. Dr. Raymond Meneses, well, medical director ng Apex Medical Hospital. Welcome, Doc. Pasensya na, Doc, kasi si Ms. Giselle Tanyag hindi makakarating. Pero si Dr. Robert Jose Tanyag may nasikaso lang. Pero parating na rin naman siya maya-maya. But don't worry, we assure you makukuha po ninyo lahat ng medical supplies donation na pinangako namin, as well as yung free clinic sa isa sa mga barangay ninyo, sa Via Verde. Salamat. So, lahat pong ito ay handog po ng Apex Medical Hospital. Salamat po ng madami. Nang anuman. Ni hao, Santo Domingo Medical Hospital. Miss Morgana, anong ginagawa po ninyo dito? Dr. Meneses, alam mo naman na isa ako sa mga shareholders ng Apex, di ba? Ano mo naman ang mali kung suportahan ko itong Purple Ladies Medical Mission? Besides, katuwang ang Apex dito, so natural lang na kasama ako doon. Morgana Go of Apex Medical Hospital. Alam nyo, wala po kaming ibang hangarin kung hindi ang makatulong. My heart is with the needy, the helpless, the powerless. Wow.
umuulan pa. Madalas pa naman ang brownout dito kapag ganyan umuulan. Ah, ganun ba? Pasok na muna natin itong mga ito para baka maulanan eh. Oo nga. Baka mabasa. Naku, naku, ingatan niyo yung mga gamot na yan ha, bago yan. Sige, tigatlo, Iha. Okay. Yan. Ako na po. Dahan-dahan, medyo mabigat. Sige. Ito na yung malaki sa inyo, ha? Ingatan niyo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan, ha? Isa-isa lang, ha? Dahan-dahan lang. Yung pintuan. Marami na akong napagaling sa lugar na ito. At kahit anong klase ng sumpa, kaya akong alisin. Tay. Sorry po ah, pero 2024 na po, naniniwala pa po kayo sa mga sumpa-sumpa. Ma'am, sige na po please, kawawa po yung bata oh. At saka sa tingin ko po, hindi po yan simpleng buko lang. Ang tingin ko po, tumor po yan. Paano ka nakakasiguro na tumor yan tumutubo sa kanya? Obvious naman po, mga doktor po kami. Kung gusto niyo po ng proof na tumor po yan, and possibly, ano, stioma. Sandali. Pero, ang signal. Ma'am, sige na po, please. Kailangan madala po siya sa ospital at mapacheck up na po siya. Hindi na po kailangan dalhin sa ospital. Kaya naman po ito ni Inko. Pasensya na po. Nakikiusap po ako sa inyo, pero umalis na po kayo. Hindi nga po siya mapapagaling ng albularyo. Makinig po kayo sa amin. Aalis pa kayo! Ipapalo ko sa inyo! Ay! Ka sa katawan ng batag ito! Aray! Bawin ito! Ka sa katawan ng batag ito! Tara na! Bilis! Bilisan nyo! Bawin, teka lang! Di tayo pwedeng umalis! Bakit? Wala naman tayong magagawa kung ayaw ng tita niya, di ba? Zoe, alam naman natin na may tumor yung bata, di ba? At nakita natin yung ginagawa ng albularyo, nasasaktan yung bata. Kasalanan na nila yun. Ano bang gusto mong gawin? Annalyn, hindi naman natin kayang tulungan lahat ng tao. At hindi tayo pwede makialam sa pasyente dahil wala namang consent ng tita niya. Pwede naman natin gawa ng paraan, di ba? Pwede natin i-convince yung tita niya. Oh my God! So ano gusto mong gawin? Bumalik doon? Sige, bumalik ka na doon. Magpakahiro ka na naman. Tatadyak ka naman magaling, di ba? Alam mo, ikaw talaga may messianic complex ka eh. Halika na, Nurse Eva, Nurse Karen. Tara na, tayo na lang. Sige na, samahan niyo na si Doc Zoe. Hindi, Doc. Sasamahan ka namin. Kaya kami nag-nurse para makatulong, di ba, Mars? Oo naman. Siyempre, doon ako sa mga katulong kami. So, ano, nahawa na kayo sa bida mood nito? O sige, bahala kayo dyan. Pag may nangyari sa inyo, huwag niyo ako sisihin, ha? Aalis na ako. Bahala kayo dyan. Tara na, kuya. No, sir, ni Steven, sige, samahan na siya. Doc, nakita mo naman ang laging ng bata, di ba? Tsaka nagtatantrum siya. Oo, oo. Papa-airpon lang yan dyan. Iiwanan niya tayo dito, out of nowhere. Kaya nga. Yeah. Maligaw-ligaw na nga tayo. Kaya mo yan. Oo, hindi. Ay. Pero, uy! Ay! Ay, bak! Uy! Ay, pag-alis mo na sa federal! Uy! Ito naman si Sophie. Sabi ko kasi si Ina, dapat sumama na kayo sa kanya. Iniwan tuloy kayo. Hindi, do. Ako lang, Doc. Tsaka, we got you, di ba? Pero, anong plano natin? Eh, kung ayaw siya dalhin ng tito niya doon sa ospital, kailangan tayo magdala sa kanya. So, ibig sabihin, Doc, kukunin natin yung bata? Di ba kidnapping yun? Oh, well, may point ka. Pero kasi, ano, kailan nila dadalhin yung bata sa ospital? Kung malaki na talaga ng bongga yung tumor, syempre kailangan natin may gawin, di ba? Ganito na lang. Kapag nahuli tayo, if I face ko yung consequences, hindi ko kayo idadamay. Oh, well, ako, Mars. Ready akong tumulong kayo. Ikaw ba, ready ka? Yan, dito na rin naman na tayo. Sige na, let's give it a common. O so, ano, panong plano natin? Ay,
Babalik kayo? Opo. Anong ginagawa niyo dito? Bumalik lang po kami kasi gusto din po naming humingi po ng sorry. Opo. Opo, pasensya na po. Opo. Ikaw ang pinipilit din po namin. Salamat. Pero pasensya rin kanina, ha? Sige. Pwede po ba akong maki-CR? Kasi kanina pa po ako naihit. Tapos malayo po kasi yung pupuntahan po namin, eh. Opo, naligaw na rin po opo, kami kanina opo. Po. Yung aso ko nasa kulong. Sige. Mag-CR ka na. Sige, mabilisan po ako. Okay. Sige po. Mabilisan mo, Doktora. Sige. Ano po, upo muna po kayo. Mabilis lang po si opo. Doktora. Opo. Ang pwes ko po dito sa inyo, no? Oo nga po. Pag-pwesto ko din minsan dito sa probinsya, eh. Yes. Oo. Lynette, ano pa ba mga kailangan dalhin doon? Ando na yung mga tao, eh. Ito yung mga baso at saka yung mga mantel pwede na ilabas. Sige. Lynette? Tiyan. Okay ka lang ba? Kasi... tamlay ka, eh. Oh. Mainit ka. Oo, Tiyan. Okay lang po ako. Sigurado ka, ha? Opo. Sige na po. Yung mga... Tiyan, mauna ka na doon. Tiyan, yung mga tray, Tiyan. Dami mong halash. Okay, salamat sa inyo. Salamat siya, ha? Oo. Alika dito, lapit ka sa akin. Tatanggalin ko na sa bibig mo. Anong pangalan mo? Ba't ka nakakulong? Ako po si William. William? Ako nga pala si Ate Annalyn, isa akong doktor. Talaga po? Doktor po kayo? Oo. Nandito ko para tumulong sa lugar ninyo. Ako din po. Gusto ko po maging doktor. Talaga? Naku, sigurado ako na pag naging doktor ka, magiging magaling na doktor ka. Diba? Ang ganda nga nung ibig sabihin ng pangalan mo, eh, yung William. Ibig sabihin nun, strong-willed warrior. Matatag naman ni Rima. Talaga po? Tapos alam mo ba yung nagsimula ng school para sa mga doktor sa pinakasikat na ospital sa buong mundo, yung John Hopkins Hospital? William din yung pangalan niya. William Osler. Talaga po? Oo. Sana po maging doktor din po ako. Kaso lang po si tita,
ayaw niya po. Nanuno po kasi daw ako at may lalabas daw po na sungay sa ulo ko. Ano ko, hindi totoo yan. Hindi ka nanuno at walang lalabas na sungay sa ulo mo. Ang kailangan sa'yo, mapagamot ka. Talaga po? Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kung makalabas. William, teka lang. Kailangan kasi natin magpaalam sa tita mo eh. Huwag na po. Hindi po yun papayag. At ikukulong niyo lang po ulit ako dito. Parang awa niyo na, Dok. Huwag po, palabasin niyo na po ako dito. Pasok. Tulungan niyo po kung makatakas. Nandun po yung susi. Doon po nilagay ni tita yung susi. Bilisan niyo po. Bilisan nyo na po, parang awa nyo na. Parang ang tagal naman yata nung kasama ninyo, no? Kanina pa po kasi siya na number 2 po. Oo po. Acidic po kasi kanina, si Doc. Kanina pa nga po kami naghahanap talaga ng siya. Opo, po kasi kami. Wala po siyang dalang gamot sa acid po niya ngayon. Opo. Opo eh. Andok! Dok, matagal ka pa ba dyan, Dok? Oo nga, Dok, nakikisoy yun lang kasi tayo eh. Bilisan niyo po, nandiyan lang po yung susi. Bilisan niyo po! Kayo po yan, bilisan niyo po. Baka po mo dumating si tita. Dok, andiyan na si tita, bilisan niyo po. Baka daw maubos ang sila na tumigal ka na. Tuloy mo na lang yan mamaya. Pasensya na po kayo, medyo napatagal kasi sumakit po yung chan ko eh. At salamat po ah, sige. Okay na. Okay, okay, sige, thank you po. Salamat po, pasensya na po. Thank you po, thank you po. Pasensya na sa nangyari kanina, ha? Okay lang po yun. Sige po, thank you. Ingat kayo sa biyahe. Na po ako. Malayon. Willie? Willie na? Willie? Willie? Paano tayo alis dito? Willie? Willie? Huwag niyo po ako ibiyak si tita ko. Willie! Ay! Bakit nasa'yo si Willie? Willie! Ano ba gagawin niyo sa akin? Balik si Sumi! Tumakang kiko!